Magandang araw mga bata. Ngayon ang ating ikalawang araw. Narito ako muli, si Teacher Rosemary A. Carino, ang iyong guro sa edukasyong pagpapakatao. Muli sa umagang ito, bago tayo mag-aaral, tayo muna ay manalangin. Tumayo tayo lahat at ipikit natin ang ating mga mata. Sige nga mga bata, balikan natin ang ating kwento sa pagsasagot ng mga tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Magaling, si Aya at si Buboy. Saan sila namasyal? Tama, namasyal sila sa parke. Ano ang ginawa ni Aya at Buboy sa parke? Oo, si Aya ay umawit at naglaro. Si Buboy naman ay nag-drawing at sumayaw. Sa gusto, hilig nilang gawin. Magaling! Paborito ang tawag natin sa gusto o hilig gawin. Kahapon, pinag-aralan natin ang gusto nating mga bagay na gawin. Ngayon ay kilalanin natin ang ating sarili sa pagtuklas ng ating interes o hilig natin gawin. Bawat bata ay may kanya-kanyang interes na ginagawa. Ito ang ating gustong-gustong gawin. Ang tawag dito ay talento o kakayahan. Sino sa inyo ang nanonood ng telebisyon? Wow! Halos lahat nanonood ng telebisyon. May kilala ba kayong child star? Tignan ninyo ngayon ang nasa larawan. Kilala ba talaga ninyo ang batang nasa larawan? Bravo! Siya ay si Marissa May Dizon. Saan channel ninyo siya napapanood? Very good!
napapanood natin siya sa Channel 7. Ano ang talento ang madalas niyang ipinapakita sa telebisyon? Oo, madalas siya ay sumasayaw na cha-cha. Kaya niyo bang sayawin ang cha-cha na pinasikat ni Raisa Mideson? Magaling! Kaya-kaya ninyo siya gayahin. Anong damdamin ang nadarama ninyo kapag pinapanood ninyo ang inyong paborito na child star? O kaya naman ang mga paborito ninyong grupo na mananayaw sa telebisyon? Oo, masaya tayo kapag nakikita kung napapanood natin ang ating mga idolo sa telebisyon. Ngayon naman mga bata, tayo ay makikinig ng kwento. Handa na ba kayong makinig mga bata? Kapag handa na kayong makinig, umupo tayo ng maayos at pakinggan maigi ang aking kwento. Ito si Piolo. Isinali siya sa isang paligsahan sa pagkula. Habang papunta si Piolo sa harap ng klase, nakadama siya ng kaba at takot. Parang ibig niyang bumalik sa kanyang upuan. Para siyang binubuhusan ng malamig na tubig dahil sa kahihiyan. Subalit ganun pa man, pinilit pa rin niyang makapagtula sa harap ng kanyang mga kamag-aral. Ngayon naman mga bata at napakinggan ninyo ang ating kwento, sagutan natin ang mga tanong. Una, sino ang nakasali sa paligsahan? Tama, si Piolo. Pangalawa, ano ang naramdaman niya habang papunta sa harap ng klase? Oo, nakadarama siya ng kaba at takot. Minsan, nakakadama tayo ng kaba, hiya, o umiiyak tayo. Natural lang yan mga bata, lalo na kung unang sali natin. Pangatlo, bakit kaya takot ang nadarama ni Piolo? Magaling, kasi una pa lang niyang humarap sa maraming tao kaya nakadarama siya ng kaba o takot. Alalahanin ninyo na ang nadarama ay kailangan nating paglabanan upang maayos natin na maipakita ang ating kakayahan. Dapat meron tayong tiwala sa ating sarili. Ngayon naman mga bata, ilabas natin ang ating gawain una. Ang ating panuto sa ating unang gawain ay pumili at bilugan ang larawan na hilig ninyong gawin at iguhit ang nadarama ninyo. Kahuna naman ang hindi nyo hilig gawin at iguhit din ang nadarama ninyo. Kung kayo ay isinali sa paligsahan at hindi kayo pinalad na nanalo, ano ang mararamdaman ninyo? Maaring malungkot kasi di tayo pinalad. Pero okay lang, di ba? Kasi ginawa natin ang ating kaya. Paano mo kaya mapahusay ang hilig mong gawin? Tama! Kailangan nating mag-practice o mag-insayo.
kilig ang iyong ginagawa. Magaling! Kailangan nating magpatulong o kailangan natin ding subukan at kailangan may tiwala tayo sa ating sarili. Bawat bata ay natatangi. Bawat bata ay may interes o kakayahang gawin. Tulungan lamang ang sarili upang paunlarin ang ating kakayahan. Kailangan din natin magpatulong kung hindi natin kaya ang ating mga gawain. Ilabas natin ang ating mga papel at sagutan natin ang mga ito. Panunto, ano kaya ang nadarama mo sa mga sitwasyong ito? Pumili sa mga nakikitang larawan. Natatakot? Masaya? Malungkot? Umiiyak? Una, sumali ka sa contest at nanalo ka. Una, sumali ka sa contest at nanalo ka. Pangalawa, malapit ka ng tawagin upang tumula. Malapit ka ng tawagin upang tumula. Pangatlo, hindi ka nanalo sa pag-awit. Hindi ka nanalo sa pag-awit. Pang-apat, dumating ang iyong mga pinsan. Dumating ang inyong mga pinsan. Panglima, pinilit ka ng iyong nanay na umawit. Pinilit ka ng inyong nanay na umawit. Ito ang ating takdang aralin. Magtala ng mga interes o gustong-gustong gawin. Isulat sa kwaderno. Kailangan magpatulong tayo sa ating mga magulang. Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, ako si Teacher Rosemary Incarino. Paalam!